guys! Welcome back to my channel. I'm Tin at today's video guys, makikipagkwentuhan ako sa inyo sa aking BPI Blue Mastercard. Tanda ng Blue Mastercard. So, nakakatuwa kasi nga at medyo matagal na akong gumagamit ng Blue Mastercard since 2019. So, ikukwento ko guys sa inyo ang journey ko sa aking Blue Mastercard. So, una guys, nag-start nga ako ng ito yung kauna-unahan na card na meron ako. So, ang credit limit ko, guys, ay 30,000. 30,000 nung 2019. And then, nung 2021, nag-increase ako ng 45,000 na yung credit limit ko nung 2021. And then, ngayon, na 2023, ginawa na nilang 59,000 yung credit limit ko. So, nakakatuwa kasi nga, kapag pinagsama-sama ko lahat ng credit card ko, meron akong almost 200,000 na credit limit. So, masaya pero medyo may halong takot kasi nga, napakalaking pera ng 200,000. Kapag nabaon ka, hindi mo na-control ang sarili mo, pwede kang ilubog sa utang. Kaya, ang kagandahan lang sa credit card na to, naturuan ako ng self-control na hindi lahat ng bagay na gusto ko, pwede kong iswipe na lang basta dun sa card ko. So, yun, nakagandahan dun sa card na yun, nagkaroon ako ng self-control. So, sobrang, yun yung kinaganda na nagkaroon ako ng credit card. Kasi nga sabi ko, dun pala masusukat kung nagiging gastador pa din ba ako or yun nga, kasi ba diba, pag may credit card ka, lalo na kamataas ang credit limit mo. So, pwedeng swipe ka lang ng swipe ng anong, kahit anong gusto mo hanggang sa wala ka na palang pambayad. So, yun yung kinakatakutan ko dati. Sabi ko, pag kumuha ako ng credit card, so baka mabaon ako sa utang. Pero, yun nga, nakakatuwa kasi nga, nagkaroon ako ng self-discipline. Talagang natuto akong mag-control sa sarili ko. So, yun. Ang kagandahan pa guys, kasi kapag meron kang credit card, mapapaano mo yung cash flow mo. Kasi, di ba, kapag nag-swipe ka guys, kasi ay hindi mo siya automatic babayaran. Kasi meron pa yung 20 days sa kami cut-off pa yon. Halimbawa, ang cut-off mo ay every 4th of the month. And then, nag-swipe ka ng 5. So, meaning, 2 months pa yung bilangin para magbayad ka dun sa due date mo. So, kaya mas maganda kung halimbawa, meron kang big item na babayaran o bibilhin. So, dapat mag-swipe ka after ng cut-off mo para sa next billing mo pa siya babayaran. So, kasi dun sa mga card ko, ang experience ko, merong 21 days ang cut-off, meron ding 20 days lang. So, yun. Ang sa ang pinakamahaba guys ay 25 days sa BDO. BDO, pero parang dito nga sa BPI ay 21 days. So, yun guys. Ang kagandahan dito guys, yun nga, kapag good payer ka, mag-i-increase at mag-i-increase talaga yung credit limit mo. Pero years yung bibilangin. Kasi hindi siya automatic after 2 years, mag-i-increase. Kasi magde-depende pa rin guys yun sa paggamit mo ng card mo. Saka kapag on time ka lagi magbayad, so wala kang ibang fees na babayaran. So, kaya ako, diba, nakakatuwa din kasi nga sa 3 years ko na paggamit ng credit card ko ay parang, 4 years na akong gumagamit ng card ko. And then, yun nga, sana this year, mapawave ko siya ulit. Kasi nga, basta hindi ka dapat nagpapamiss ng payment kasi magiging pangit yung record mo. Kasi, ibig sabihin, hindi ka responsible dun sa mga na-swipe mo, hindi mo alam. Kaya ako, minomonitor ko rin talaga, guys, kung kailan ang due date nito, kailangan mabayaran ko to bago mag-due date. Mas maganda guys magbayad sa online banking kesa sa mga e-wallet. Kasi sa e-wallet guys,
kailangan mo pa ng 3 banking days para pumasok yung binayad mo. Pero kapag online banking, BPI to BPI ka nagbayad, alam ko same day credit, magre-reflect na siya agad. So yun guys, dapat lagi mong naggagamit yung card mo. Kung hindi man sa pag-spend, yung mga utilities nyo, like Meralco, so dapat nagagamit mo siya. So yung paano nga ba gamitin ang credit card sa pambayad ng bills? So, ang ako kasi guys, ginagamit ko siya. Pwede mo siya kasing gamitin sa Shopee. Diba may bills payment doon? So, pwede mo siyang ipangbayad ng mga utilities mo. And then, pwede rin sa Lazada. So, yun. Pwede rin guys sa Meralco. Saka pwede rin kung may MP2 account kayo, pwede rin na credit card yung gamitin nyo. Kaya lang guys, may fees kagaya noon nang nagtry ako na maghulog ng 10,000, parang around 175 pesos yung binayad ko para sa transaction fee. So medyo parang mabigat din yung 175, kaya sabi ko never ko na talagang gagamitin yung credit card para pambayad sa MP2 ko. So yun, pwede rin siya guys sa Meralco app, yun na pambayad yung credit card, pero may fees nga lang din siya guys. Kaya mas maganda kung sa Lazada saka sa Shopee. Saka pwede rin sa mga online banking app. Yun, para walang fees guys. So yun lang guys yung ma-share ko sa journey ko sa aking paggamit ng credit card. At guys, paki-follow nga po ako sa aking Facebook account. Ayan, ilalagay ko yung link dyan sa description box. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe. Pa-click na rin guys na notification bell para lagi kayong updated sa susunod pang video. Bye!